Let's now meet the starting six from the Santa Rosa City Lions. Let's start off with jersey number 3, Chris Gabriel Hernandez. At number 5, Jade Alex Desquitado. Number 6, Sean Andre Labrador. Jersey number 7, team captain Chris Emmanuel Fernandez. Number 8, Mark Jason Baldos. And jersey number 10, Dave Thomas Lardizabal. With their libero, jersey number 9, John Mark Espanso. And their head coach, Mr. Edward John Lirio. Let's now meet the starters from the Santa Elena Nationals. Let's start off with jersey number 1, Angelo Nicolas Almendras. At number 6, Mikaelo Budin. Jersey number 10, Obed Mukaba. Jersey number 11, Kenry Malinis. Number 13, team captain Ave Joshua Retamar. And jersey number 23, Anne France Zhao. With their libero, jersey number 8, Jan Mariano Sumagi. And head coach, Mr. Dante Alinsunurin. This is match number 11 of the preliminaries. Good luck to both teams. Just about ready to put the ball in play, and the first serve will belong to the very young Santa Rosa City Lions. Very young team, but that's provided so much excitement and so much spunk in the tournament so far. But not to be outdone will be this team of NU Santa Elena. Our referees are officials, by the way. Up there, it will be Mr. Patrick Castillo. Downstairs is Mr. John Santos. Nothing like getting your first win, Paneng, ano? Pagka gaya nitong Santa Rosa, nanalo na sila laban sa Ateneo. Yung confidence mo going into the next game, siguro yung practice nila din ng huli. Masaya siguro yun. Wala ako sandali. Ayan, sa daldal ko, sobra. Ayan, 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 ayan. Okay. Okay na. Sige, game. Tama nga naman. Ito, lumilipad. Ito mga player natin, maaga pa lang. Ang score natin ay tabla na tayo sa 1. And an open spot found by Santa Rosa right in the middle. Okay. Teka. 1, 2, 3. Sige, paneng, salita ka. Okay, we're trying to settle our audio. In the meantime, the score stands at 2-2. And the serve belongs to Santa Rosa and to Santa Elena. And that will go down, and quickly Santa Rosa is going to be ahead 3-2. In the meantime, it is 3-2. And look at this attack that is not handled well by the back line. Meanwhile, action continues. And that is rejected, cleanly blocked. It is inside, and this is what Paneng pointed out earlier, the pride of Santa Elena with their blocking. However, yes, they do get the point.
In the meantime, oh, we have a player who is limping early on. That is number three. That's Chris Hernandez, one of their key players who played such a fine game, boy. And coming... In the meantime, we have Ike Barilea, who is coming in. Now, that's a big blow. You don't want to start the game with one of your key players. Medyo na-sprain. Hindi lang medyo na-sprain nga. Now, this is one of the things that Santa Rosa will have to solve, the strength of Mukaba in the middle as a blocker. Iiwas nila kay Mukaba ito. In play. High and out. They try to go above the block, Paneng. Iniiwas sa block. Maskita nga naman, ano ha? Samantala, the ball is, I think that's outside. Yes, he hit the antenna more than anything else. That was Michelo. Michelo, ganda ng pangalan niya. Udin. The current score stands at 7-4 in favor of Santa Elena. In the meantime, referee, or rather coach Dante, has a bone to pick. Wala tayong challenge dito, so no opportunity for him to review it, but the ball will go to Santa Rosa and the serve. The set, the reverse. Yes! Okay, we've arrived at the first technical timeout. We'll be right back. Our current score is 8-4, and this attempt is high up and out for number 7. Okay, mukhang si Chris okay, ano? In the meantime, ang bola ay nasa panig pa rin na Santa Elena. A little powerful serve. It's up high in the air. That is an open spot. Nahalata ko, Paneng, pagka sa men's game, masyadong concert sa blocking, mas madalas nabubutasan sa gitna. Block lang actually because na-late din yung middle blockers. Ayun. Okay yan. Nagkakadinigan na kami. Okay.
Okay, we're trying to sort out our audio problems, and I'm sure we'll take care of them. Santa Elena has a lead, 10-6 dito sa first set natin. Pinag-uusapan nga kung ilan sets aabot. Ako kutob ko 4 at least kasi parehong mga young teams eh. Exactly. Twisted tong dalawa, no? Isang Santa Rosa, isang Santa Elena. Napaka-heavenly ng ating game ito. Ang ganda ng palo ni Almendras na yun. Ito, kanina, patong na patong. Ito naman, enough speed niya. Ginawan pa rin ang paraan. Lamang na ng anim ang NU Santa Elena. Good point, yeah. Ito yung sinasabi sa akin ni Coach Edward ng kupunan ng Santa Rosa, yung managing yung outlook ng players like when they're behind. Kuminsan, wala na tong set na to, di ba? Hindi na makahabol. Alam ko, ginagawa ko minsan sa practice yung 3-1. Yung halimbawa, you will have to score 3 points before you score 1 para lang matuto ka humabol. And maybe that's something they have in mind here as they are behind by 6 currently, but they have the serve. Yes. Grabe pumalo to si Almendras, ha? Patong na patong, tusok na tusok sa front line, ha? Ayaw niya lumalampas sa first line, ha? Totoo yan. Ayan. Kung merong bright spot at merong graduate, may alumni na lalabas sa tournament na ito, itong batang ito, si Jay Disquitado. Okay, let's continue. Okay. In the meantime, 15-8. There is that moment, ano, when you're in the air. Kita yan eh, no? Kita yan. Ba, nakikihalo sa paluan itong si Oben Mokaba. Ito, second technical timeout tayo. Magbabalik tayo dito sa Spiker's Turf. Carlo. Check, testing. 1, 2, 3, 4, 5. Check. 1, 2, 3. Check, mic test. 1, 2, 3. Okay.
Our first set is now at 16-9. As on the left of your screen is the Santa Rosa City Lions up against NU Santa Elena. Sev Sarmenta together with Padeng Mercado here. In the meantime, here's the set. Si Pagsabacro ang Santa Rosa. It is blocked. Oh! Buhay pa yan! Nice recovery there from the City Lions side. And that is easily pounced upon by Budin. Yeah, ang ganda ng depensa ng City Lions. As alam nila na talagang kailangan nilang sipagan, you know, because NU, si Reto Mar, sinasend sa lahat ng mga spikers niya yung bola pag sino man nasa first row. And it's really working well for the Santa Elena Nationals. In the meantime, we have this timeout. Iba yan ang mga nangyayari. Papaulit-ulitin ko sa inyo, hindi naman natin maiiwasan yan. Diba, aksidente, kaya nga aksidente, diba? Ang gagawin natin ngayon, maglaro kayo as a team. Diba? Maglaro, mag-usap-usap, huwag masyadong maratin. Diba, oh? Sige pa, hindi mo labas na In the meantime, it is 17-9 as we step out of that last timeout. During their timeout, ni-remind ng coach ng City Lions na mag-communicate, mag-usap-usap yung team. Malaki ngayon lamang ni Santa Elena, but kaya nila yan na madikitan yung score. Basta wag lang silang tumigil and magsipag lang. Makakadikit sila ng maayos sa scoring. Pero grabe itong pader na itinayo ng NU Santa Elena, no? Anchored on their big man, Obed Mukaba. Kung merong prototype ng middle blocker, baka siya na nga talaga, ano ha? Matangkad, masipag. Oo, masipag, yes. Talagang magaling na siya magbasa ng mga spikers. And kanina na-mention ko itong si Santa Elena. Nagti-triple block na ngayon kay City Lions. Parang tama ang sabi mo. Eh, hindi lang parang. Tama talaga. Nabantayan na pag-aralan ng kupunan ng NU. Itong Santa Rosa City Lions. May sixth day na natin ito. Nakita na nila ito. Alam na nila. Oh, pero ito, ginawa ng paraan. Sa kanto kinuha. Yeah, it started from a good reception. Kaya... pag actually yung reception ni City Lions ngayon, as early as now, is nadadala nila na maayos sa setters nila, but hindi lang nako-contribute yung mga passes and yung defense ng team. Alam mo, ang volleyball, each side, tatlo lang ang pasahan eh, no? So each one, from the first ball, this one adjust. Ooh, nice try to keep it in play, but the second ball was a messy second ball. Walang mapuntahan si Budin. Current score, 19-11. Santa Elena is in front by 8. The serve now in the hands of Santa Rosa's Jade Desquitado. Tight. Masyado malapit sa net. Oo, yun yung mga... actually, masyado malapit sa net na as a spiker, gusto mo talagang gawa ng paraan yun. But at the same time, medyo delikado na rin yun, no? Lunod eh. Oo. Lunod eh. Oh, you're right. Ano? Nung lumipad yung spiker, parang gawang ko ng paraan to, pero wow, yan masyado malapit. Oo. Siete, ang lamang ng kupunan ng Santa Elena. Desquitado, ooh, very deep dig for this one. That is out. Two straight points by Santa Rosa. Yeah, that was out. Ibabaw talaga yung palo ni Budin sa mga spikers, but masyado nga lang malakas, kaya like, it sailed out. 6-point lead by the Nationals. Desquitado serve in play. They reverse it. Excellent dig up that time. Tapos yung catch-up. Ang hirap sa catch-up, ano? May halong diskarte, may halong bahala na. Di ba? Pag kinat mo talaga, hindi mo alam kung tatama ng malinis eh. Oh, at the same time, I think nagkaroon din siya ng mistiming doon sa spike niya na yun. Kasi, because he hesitated eh, no? He hesitated, right. Pito ang lamang ng Santa Elena. It's high up in the air. Hindi tumawid. Yeah. Yes. Masyadong mababa yung set na yun.
In the meantime, the serve now belongs to Santa Elena. Loaded. It was already outside. Uh-oh. Lagpas na ng antena. Nakita yon ng mga line judges and referees natin. Naisip mo ba kung minsan pag kung walang antena, kung anong pang magagawa natin sa larong ito, no? Di ba? Gano'ng ka-wild pa itong maging volleyball? Gano'ng kalaki ang court na ng volleyball? This one, in play. Good track down that time. Boom! Intis lang. Nag-alangan naman siya. Yan, nag-alangan si Chris Hernandez doon sa spike. Tatalon ba ako o standing spike ang gagawin ko? Makinig tayo sa timeout na to. Ilaban nyo. Paulit-ulit na lang ako. Uy, utakan nyo, pre. Gising nyo. Masyado yung iniisip. Huwag nyo masyado isipin, pre. Di pa tapos. Kanina, pre. Isa. Hingan ng marami natin. Kailangan natin makapuntos isa-isa. Puntos isa-isa. Hindi natin kailangan magmadali. Mag-receive muna tayo. Isang maayos na receive, isang maayos na set, palo. Basila. Diba? Tingnan natin yung mga responsibilidad natin. Ang nangyayari kasi yung responsibilidad natin, inaagaw pa natin eh. Tuloy, hindi. Ayan, nagkakagulo. Ayun naman yan, nagkakagulo naman tayo ng ganyan na. Okay, mga training sa yung mga training sa atin. Six! Yeah, yun yung sabi ng coach again, is masyado nagkakagulo ngayon si City Lions. Napapansin natin na maganda yung defense nila, yung reception nila. But pag nasa-set na nung setter yung bola sa mga spikers, the spikers are hesitating kung paano nila maitatawid sa kabilang court yung spike nila. Kaya nagkakaroon sila ng mga back-to-back errors. Parang may part ng spiker kasi kuminsan, pangit ng set, di ba? Aalangan, hindi kursunada. But you can't do that, lalo na ngayon. 23-13 yung score. You have to make adjustments, ano? Oo, minsan sinasabi din ng mga coaches yan is baluin mo na ng paluin, may magpo-cover sa'yo. Minsan, tatatalsik pa sa blockers ng kalaban yung palo mo. Totoo na yan. Magiging puntos na rin for your team. That is outside. At saka isa sa mga advocate niyan, yung dati mong coach, si Coach Ramil, ano? Oo. Okay. Sinama na sa inyo, paluin nyo na yan. Hindi nyo pinapalo yan. Oo, ang kanyang famous lines. Hindi pwede mahina palo. Laban na. No. Laksan mo na yung palo. Siya yung type na ayaw niya yung pa-placing, hesitation. Kaya naman the LaSalle program really had loaded gunslingers, if you would call them. Really good spikers through the years. In the meantime, good play. That's outside for Mendes as he tried to go down the line. Yeah, masyado siyang nanggigil doon. Nakita niya though, nabukas yung down the line niya. It was a good intention for Almendres. It's just that masyado lang nakabig. Ang sarap tingnan, ano? Ang tempting eh, no? Parang feeling mo, luwag. Oo, kita mo na, wala akong blocker. Sige, but then, nasobrahan lang. Good intentions though. Chill lang. Up, jouts in it. Oh, talo sa dikdikan sa net si Almendres. Oo, sumabit siya doon sa net, kaya natawagan siya ng net violation. No complaints from Almendres, though. And it is still Santa Elena at set point. Their early advantage, they've translated into good momentum here. The serve. Nagkagulo konti. Neatly done. Wow, nice cross-court there by Almendres. Kita mo, nakaharap siya sa down the line. But yung palo niya cross-court, which confused the defenders of the City Lions. Nice fight. Linis ng pagkakagawa. And our first set draws.
Hi, my name is Leo Aringo from National University Santa Elena. Outside hitter, 21 years old. Volleyball is life, love and passion. Excited po kasi sa haba-haba ng panahon, nakabalik din po kami dito sa Spikers Turf. Maraming salamat sa fans ng Santa Elena at sana po masubaybayan niyo po lahat ng mga laban namin dito sa Spikers Turf and sa mga paparating pa po naming liga. Back with us here at the Paco Arena at the end of the first set, 25-16. Santa Elena ang makakuha ng first set. And they were in full control, Paneng. Yes, Santa Elena had full control talaga of the game. But there was actually a lot of errors from their side. And you had 7 errors compared to Santa Rosa who had 10. But yun nga lang. City Lions, medyo nahirapan na sila nung latter part nung lumaki yung lamang nung Santa Elena because may kita mo sa galaw nila eh, parang hindi na makapalo ng maayos, yung defense nila, hindi na nila nalalaman or nawawala na sila sa pwesto nila, not until their coach called for a timeout. Then medyo nabuhayan sila, kaya dumikit yung score or tumaas yung score nila kahit pa paano, but for during set 1, si Santa Rosa had 9 attack points and you had 12, but yung blocking na naman ni NU, they had 3 points versus none of Santa Rosa. And also, both teams walang service aces, which just means na both nagsisipag talaga sa receptions nila. Thank you, Paneng. In the meantime, we have the second set just about ready. Tinanong tuloy si Coach Dante Alinsono rin eh. Uy, Coach, ano ba talaga nickname itong si Mikaelo Budin, si Boots pala. Yun naman, pinagkakahirapan ko pa. Sabi ko, Coach, Boots. Hindi naman ako nadalian nung araw sa Alinsunuri nung naglalaro ka pa. Natawa na lang si Coach. Underway with your second set. Glad you're with us. Seb Sarmenta together with Paneng Mercado. In the meantime, the ball is still alive. Nakung akala ng Santa Rosa, patay na yung bola. It was a good block there by Kenry Malines, a single block from him, and sa libero na naman ni City Lions. Ang ganda ng coverage. Oh, he was there. Alam niya na matibay yung blocking sa NU, na nakita mo na yung coverage ng City Lions, as in, nasa ilalim na nung Spikers. But yun nga lang, miscommunication there then on their side. Hindi na nila naitawid na maayos yung bola. Retamar trying that jump serve. Alam mo, okay lang yung service error. It's part ng game yan. Alam mo, pag nagsiservice error, mayroon tinatarget yan. Hindi naman gusto ng server magkamali. Kuminsan lang, mali ang toss. Maraming factors. Yeah, madaming factors. Adjust. Oh, malinis, malinis. Wala na. Nasa may antena na, ginawa ng paraan. Oo, ganun talaga yung mga Spikers, no? Minsan yung mga wala sa comfort zone nila yung sets na nabibigay ng setter, but as a Spiker, it's your job to do something about it. Huwag mong papakawalan and spike man yan or ma-over mo lang as long as hindi mamatay yung bola on your side. Malaking bagay tama na yun. Tama yan. Kung minsan nga yung hindi kaliwete, natututong maging kaliwete nun sa part na yun, you have to use the other hand, ano ha? Oo. Tabla po tayo to all. Ang serve nasa pagmamay-ari ng koponan ng Santa Rosa sa mga sandaling ito. They lost the first set, 25-16. They botched that one. It does not connect for Labrador. Alam mo ng advantage, sabi ni Coach Edwards sa Santa Rosa. They are quartered together. They stay together. However, their schedule is one of the things they are challenging. They don't always get to practice sa magandang venue sa Santa Rosa. So they make do and find a venue. In the meantime, that'll go and count for Santa Rosa. Good start here for the City Lions. Nakita mo, parang mas maingay sila ngayon. Mas nag-e-enjoy True. Sa game. That's a good point. Right. So, ano lang, could be mabagal lang sila uminit, kumbaga, yung mas nakaka-adjust na sila ngayong second set. I remember two coaches, Oji Mamon and Roger Gurayev, kung minsan kakausapin niya yung mga teams niya, kayo ba magkagalit? Ba't hindi kayo nag-uusap? Diba? You're always concerned pag ang team masyadong tahimik.
pag ganun pa lang, no, nagte-tense up yung team kasi pag hindi na nagsasalita eh. Oo, ganun siya talaga. Kaya communication is really important and for you to enjoy the game because the moment na tumahimik ka, minsan yung teammate mo mapapaisip, teka, anong iniisip nito? Bakit bakit parang ayaw maglaro nitong isa? Yung mga ganun, ang dami mo nang naiisip. Ito yung larong hindi pwede makuha sa tingin lang. Kailangan i-express mo ito eh. Oh, nice set. Ooh, they managed to punch that through. That was so tight. Ginawa ng paraan. Yeah, actually, quick set knowing na Mukaba is in front. And ang ganda nga ng basa nila, actually, nasabayan nila yung spiker. It's just that hindi maganda masyado yung pwesto nung blockers ni Santa Elena. Kaya nakapasok yung bola. The joust at the net ends up in favor of Santa Elena. Here comes the serve. We've got Budin. Mikaelo. Ako naman ang walang creativity sa pangalan na pag-pronounce. A beautiful name, Mikaelo. Oh! Diniin, dinikdik. Mukaba. Ang ganda ng drop shot na yun ni Mukaba. Yun nabanggit natin kanina na hindi lahat strong spikes na pinapakawalan ni Santa Elena. You know, may variation sila. May drop balls, may strong cross court or down the line. I think nakikita talaga nila yung blockers nila and yung positioning. They know where to put that ball. Problem handling the ball on the back row, Barilea. Kuminsan, ano, tama na yung position mo. And you wonder sometimes, bakit hindi ko maitaas? Kasi yung pag-landing sa'yo, iba, off your arms eh. Oo, and minsan sa lakas din ng service, especially if it's a jump serve, yung ikot ng bola niyan, minsan akala mo diretso pero biglang lilihis sa'yo. No? Kaya pag na-late ka ng pwesto, malaki yung chance na pwedeng tumalsik or misreception kung ikaw yung nag-receive. Kahit nakapwesto ka pa. This time, good service, just a little too much. Alam mo, nakakalimutan natin kung minsan high school boys pa lang itong Santa Rosa and they're showing some of the signs of being teenagers, enjoying the game. Oh, pero ano na sila, kung makikita mo, ganda na ng maturity nila sa that's game. That's a good point, huh? Right? Na, though they're only 16 years old, 18 years old, the way they play, nakakapagsabayan sila sa mga... Gabby, even if he is one of the youngest in the team, he mentioned that to me that he is actually one of the leaders of his squad. Why? Kasi mayabang daw siya in a good way. And ang pagiging mayabang niya on the court motivates his teammates to be more eager and hungry in every game. Back to you guys. Sinabi mo yan, titingnan ko kung talagang mayabang ito. Pero tama yan. Kailangan may swag ka ng konti sa larong ito. Maraming salamat, Ayana Perlas. Yun yung mga characters ng teammates mo na minsan hinahanap mo. Kasi if someone there in your team na talaga nag-e-enjoy and nagbo-boost ng confidence ng teammates, talaga, malaking tulong yon for the whole squad. Exactly what you were describing, Paneng. Kuminsan yung jump serve is so deceptive in terms of measuring strength and direction.
hindi na-handle ng maayos that time ni Ike Barilea, although his hands and his body were in position. Santa Elena is back in the lead by 4, and Mokamba will be serving for all of us. He still has to work on his elevation. Work in progress pa siya dyan. Although he does jump. Oh! Butas na butas. And the libero, just a step play, that is Espanso, who was unable to get to it. Yeah, nakita yung defenders ng City Lions, nakita mo ang layo nila sa blockers. Butas yung gitna nila. If you're a defender, nakita mo na yung spiker na hindi papaluin yung bola. There are times na susugod ka na sa harap eh, kasi it's either idadrop niya yung bola or soft spike. But on the City Lions side, they medyo natagalan sila magbasa doon sa last play na yun. Yan ang din ang sinabi ni Coach Edward, hindi naman problema yung diskarte, yung problema yung emotional outlook ng team. In the meantime, that is a hot volleyball. And Santa Elena continues to pounce on this young Santa Rosa team. 12-6 is our current count. And Mokamba will continue to serve. Obed Mokamba. Kung meron kayong hinahanap na middle blocker, ito po ang prototype. Yan, improving pa niya yung, yung pagtalon niya. Yung, I think, yung pag-release ng bola, kung saan siya mas comfortable. Pero nakikita mo, kahit medyo inconsistent pa, hindi pa niya alam kung saan siya mas comfortable or kung ano yung tamang release ng bola sa kanya, makikita mo na may karga na yung service niya. Oo naman. Mahirap yeah, nang mahirap yan. Nang i-receive. Kasi yung wrist action niya matindi, oh. Oo. Ayun, better. Oh. Nung inayos yung elevation, hindi pumasok. Oo. Ano, mapapapraktisan niya yan. Oo naman. Kasi, ano, maaga pa naman. I think he just started with the jump serve. Actually, yung mga coaches, ha? Alam mo kasi sa high school, you don't wanna jump serve that much. You gusto mo ipasok lang eh. Then when you get to the college game, gusto nila ako mag... Ibang karga eh. Yung mga coaches, may mga nakikita yan na talent sa mga players na hindi mo alam na may talent ka doon. Kasi sa spike line, sa pag nagwa-warm up, kaya mo palang tumalo na. Sige, mag-spike serve ka. And now, Retamar on the service line for Santa Elena. He has 5 points with 1 attack and 4 blocks. But at the same time, yung settings ni Retamar, no, he already has 7 excellent sets. Ooh, in the meantime, Almendras misjudging that. We'd just like to remind you that the excellent set is a qualitative statistic. It's a judgment by the statistician kung excellent siya o hindi. Hindi naman necessarily converted into a point yun, ha? In the meantime, but usually it is. That looks long, it is. And Malinis with too much on it. Actually, mga sets ni Retamar, makikita mo, pag misreception or malayo na sa net, talagang tinataas na yung bola. Pinipilit niya ihatid na maayos sa spikers niya. But yung mga spikers naman minsan, I think they're having a hard time to read the sets or nami-miss time nila, not on their comfort zone. That's a good call. That's a good observation. Alam mo, as a setter, hindi mo pwede laging sisihin, kailangan maganda yung second ball ko, yung first ball nyo, kailangan maganda palagi. Huwag kang mag-expect na lahat magandang bola may babato sa'yo. And as a spiker, it's, ano talaga, gagawin mo ng paraan kung ano yung mga bolang dumating sa'yo. Boy, that's so hard to drive against. Tough wall. Diao, one of the architects of that wall. We will take a break here as we have arrived at the second technical timeout. Santa Elena is ahead by 7. Nagbabalik po ang inyong Spikers Turf. Magandang maulan na araw sa inyong lahat. Ayana Perlas has this update. The
NU Nationals may have had a slow start in their last game but found their way back to the top and they brought that today as well. Now, the Nationals may be going against a young Santa Rosa squad, but they are not complacent because Captain Joshua Retamar mentioned to me that he was able to talk to his former head coach, the head coach of Santa Rosa, Edward Lirio, before today's game. At sabi niya sa kanya ni Coach Edward that he and Santa Rosa are excited to go against their kuyas, Joshua Retamar and Nico Almendras, for the first time ever. Joshua knows that they are confident and motivated and won't take this game for granted, which is why NU can't be too confident today. Back to you guys. Maraming salamat, Ayana, at there's a connection between these two teams. Ganda ng program ng Santa Rosa. Huh? They love the game and they've developed players from their different high schools there. Idol na nila si Kuya. Kuya. Alam mo naman, mundo ng volleyball, Kuya. Kuya Owa. Kuya ate tayo rito eh. In the meantime, this is, nice drop, but excellent pickup downstairs by Sumaga. The libero, and that door is shut again. Alam mo, Paneng, you've done this in your playing years. You know, there's a different satisfaction pag nakaka-block ka. Oo, lalo na pag single block. nabasa na maayos yon ni Ken Malinis on the side of NU. Kasi may mga parang may mga timings. And actually, pag naka-single block ka, yun yung mahirap timingan. But as a spiker, yun naman, may halong gigil na yun. Pag nakita mong open block, tapos magulat ka, nandun na yung blocker mo, single block ka pa. Exchange of tosses on the side of the Nationals. There's a player hurt again. Nadulas yata. Sino ito? Hindi ko pa makita yung... Eto, tingnan natin. When he dropped, ayun, nagkaipitan ba ng paa sa baba? Oo, natapakan niya yung paa ni Jay Desquitado doon sa landing ng blocking na yun. Alam mo, yan ang part nitong game na ito. Hindi maiiwasan. Iwas ka ng... You don't think about those things pa na yun, when you're flying and you're playing. Hindi mo na naiisip yung mag-iingat ka doon eh. Pero minsan din, pag... Alam mo, may times na narurattle ka eh. Lalo na pag alam mong lamang yung kalaban. Kaya nire-remind ng mga coaches natin. And at the same time, even our teammates, na relax ka lang. You know, kasi wag kang masyadong magmamadali, wag kang masyadong mararattle. Because dun ka magsisimulang mahirapan mag-isip or makagalaw ng maayos and help the team that get points so and win. Santa Elena though, in full control. Suddenly, they took charge of this second set. Looked long, but already, Almendras was committed to it. It's high up in the air. Second ball. Cleanly done. Perfectly spotted that time and placed cleanly. In the meantime, we have the serve coming up from Jay Desquitado, which is a little too long. That sails out for Jay Desquitado. Parang he can't get going as before. Well, markado din siya, no? Oo, pero kanina no first set, maayos naman yung services niya. But ngayon second set, medyo dumadami na nga rin yung kanyang mga errors. And kanina yung quick attack ni from the City Lions, si Dave Lardizabal, actually, ang tapang niya, no? Even the setters. Kasi nakita nila si Mukaba is in front. One of the better blockers ng tournament na to. Madami silang binibigay ng mga A-quick na nakatapat talaga sa middle blocker na kalaban. I think hindi ka dapat matakot eh. Importante yun talaga na sa mga games, sa mga athletes, huwag mong pairalin yung takot. Kasi tapang dapat. Tao lang yun. Dapat mangyayari din. Hindi laging steady ang kamay niyan sa block, di ba? That's right. Makinig tayo. Guys, yun yung paulit-ulit ko sinasabi sa inyo, yung bagay na yan, yung trait na yan. Hindi naman yan tinuturo ng mga coaches eh, kung sayang lalabas. Pero kami, extra reminder, ano yun? Mag-lead kayo. Hindi pa pwedeng ganyan. Hindi pa pwedeng naka, ano lang tayo sa isang tao, step up, di ba? Pag nawala isa, hindi pa pwede kasi ang bagsak na yun ang nangyayari, oh.
kasi walang walang tumatayo, boys. Di ba? Walang tumatayo. Uy, ngiti kayo. Ngiti, pre. Galaro tayo. Bago, bago. Maskara, maskara. Hey! SM Citrosa! Yes! Ah, hirap din mag-coach, ano, ha? Kuminsan, hindi pwede yung puro play, yung puro fundamentals. There has to be another part that you have to sort of switch on to motivate your team. You know? It's not always the game. Oo, yeah, kagaya ni sinabi ni Coach Edward, you know, hindi nila pinapractice yung ganyan. Yung mga ganyang emotions na mag-give up ka, right? Lalo so, na sa game, ano? Oo, lalo na sa game. Ito, nasa laban na tayo, eh. So, you just have to enjoy. Unti-unti lang, one step at a time. Take, get points, one point at a time. Makakaangat yung score nyo. And at the same time, makikita mo, magugulat ka na lang lahat na kayo nag-e-enjoy. Alam mo, critical sa Santa Rosa po itong game na ito. Dahil sa team standings, dahil sabi nga ni Paneng kanina, apat lang yung advance sa next round, ano? Kasi mamaya, yung Ateneo versus Army, isa sa kanila magkakaroon na ng one win. So, magiging 1-3. Kung let's say talo Santa Rosa dito, 1-3. Hindi pa rin enough to get to the top kasi ang daming gulo dun sa 2-0-2-1-2-1. Bulikat inside yan. Fortuna, who just came in a few moments ago, unable to get that through the block. That's Michael or MJ Fortuna. All set to serve for all of you is Andrew Barilea. Naku, mali ata ang talo ni Andrew. Oo, masyadong na napalo palabas kung tutuusin yung service niya. Parang masyadong kinuha niya sa baba eh. Oo. Hindi dun sa height ng ball eh. Oo, yung, if we look at their service errors, si Santa Rosa already has 7 service errors. Ano yan, dito sa set na to? Yeah, for this set only. Ooh. But NU has 3 service errors. But still, Santa Rosa masyado, alam mo yung lamang na yung kalaban mo, it's your moment to serve. Tapos pagdating sa service area, magsa-service error ka pa. So makakakuha True. Din yun ng, parang mahahatak mo rin pababa yung team mo. Kasi, alam mo yung parang nawawala na kayo ng pag-asa eh. But yun yung mga dapat hindi pinapairal sa ngayon sa game. Gaya nitong stretch na ito, 4 straight points being scored by Santa Elena. And they arrive at the set point, 24-13. And you Santa Elena now having 9 block points just for this set. So, alam mo na, it's really their strength as a team, yung blockings nila. And they're really using that strength para sa mga kalaban nila, mahirapan yung mga spikers nila. Dinidiinan na nila talaga. Samantala, meron tayong change sa lineup. Number 6 is coming in. That's Sean Labrador pulling out number 17. I will confirm the name. What we have here is Jeffrey Alvarado, but it's a different name on his shirt. Anyway, we continue. And there is over reception, kaya nag-net violation on the side of Santa Elena. Okay. Alam mo, yan ang gusto kong palitan signal. Over yung yon at saka yung back row player. Parang pareho yung signal. Of course, you volleyball players, you see that. You know that better than all of us. Naku, dikit. Pero ginawa ng solusyon. Hinabol, tinaas. Buhay pa ang bola. This is a well-set play. Ginawan lang ng solusyon ng kuponan ng Santa Rosa. Oh. Uy, hindi tinawagan. Kuminsan may justice sa mundo. Hindi natawagan yun. Nakakuha pa ng punto ang Santa Rosa. Hindi, kuminsan, that happens in the game. Oo. So you play on. Yeah, I'm looking at Coach Dante na parang hindi siya masaya doon sa sa ano ba, Coach, experiment ba ito ng mga players mo? Kasi first ball, sinet yun ng libero. Tingin ko yung libero nila setter dati ito. Maganda siya magtapo ng toss. Eh. Maganda nga. Okay, natapos po ang ating second set. At in full control ng kupunan ng Santa Elena, an undefeated team in our tournament so far. Everything they want to do, they've been able to do here in this second set.
We'll have the next set ready for you. Look at that, identical scores. We'll be right back. Magta-tryout po dapat ako sa basketball, eh hindi po natuloy. Inaantay ko po yung kapatid ko na naglalaro po ng volleyball. Eh bigla pong may kumukuha sa akin na coach. Eh ayun po, gawa nga po nung matangkad ako na nung bata po ako, eh matangkad na po ako nun. Ayun, kinuha po nila ako, then tinesting ko lang naman po muna. Tapos yun, nag-enjoy naman po ako, and then yun, dinuloy ko na po. Nagsimula yung career ko nung elementary ako, na yung coach ko nung LMC, Coach Dan, na pinilit niya ako maglaro ng volleyball. Kasi basketball player po kasi ako. Tapos pinilit niya lang ako. Tapos nag-join naman po ako. Tapos ayun, unti-unting na-enjoy ko naman yung laro. Kaya ginawa ko na, ayun. Hanggang sa kinarer ko na din ang maglaro. Kasi masaya naman gawin. Nagpapatuloy po ang ating pagtatanghal ng Spiker's Turf mula rito sa Paco Arena. At yan po ang ating score sa ating first two sets, kung saan na pareho itong nakuha ng kupunan ng Santa Elena, NU Santa Elena. And they did it, sabi nga ni Panen, everywhere. Blocking, service, spiking, in almost every department. Yeah, maganda yung pinakita na second set nitong NU. There were some errors, but NU had 10 errors actually, more than what Santa Rosa had, 8 errors. But bumawi naman sila sa blockings na naman. They had 7 points sa blocking department. Si Santa Rosa had 1. But yun yung palagi natin binabanggit na blocking really, yun yung strength ng Santa Elena. And they're using it to defeat the City Lions. And at the same time, hindi pa nagkaka-error sila, hindi nila hinahayaan na lumaki yung dumami yung errors nila. Nakakabawi sila kaagad sa mga points. And si Retamar naman at the same time is maganda yung mga sineset niya sa mga spikers niya ngayon, no? Dahil na-distribute niya na maayos yung bola and maganda yung pagsiset niya. And so overall, yung teamwork ni Santa Elena is working against the City Lions. Very well said. In the meantime, let's continue. Retamar goes to Fortuna. And the floor defense of Santa Rosa has been suspect here today. Alam mo, pag mas malakas ang kalaban mo, it's a challenge to play stronger defense. Eh. Hindi ka mananalo kasi ng paluan eh. Oo. Ayan, oh. Yun yung sinasabi din nila na pag hindi ka makapagsabayan sa paluan, sipagan mo na sa floor defense because doon kayo makaka-distribute, makakakuha ng first ball ng defense at magagawa ng paraan ng center na yon. You remember playing Adamson? Alala mo Adamson? Ayaw mahulog ang bola. Grabe no? Yung sipag nila mag-depensa. Magugulat ka na lang na as a spiker, akala mo, oy, butas to, walang tao diba? Doon. Tapos pag nagpinalo mo na, andun na kagad yung nidepensa. Everybody I talk to, you, Dennis Tan, even Eliza Valdez, ang sabi nila, pagkalaban mo, Adamson, parang kang pumapalo sa wall, bumabalik lang yung bola. Oh, short! That is short for Chris Hernandez. He wanted to drop it at the front line, pero kinapos siya. Nag-hesitate siya at the same time. Hindi niya na-timingan na maayos yung bola. Hindi alam kung ito drop ball or papaluin ba. Boy, this is the challenge for the young team. You're down 2 sets to nil. There is a whistle. Touch of the net.
And this is the violation that no volleyball player wants to admit, but it happens. If you're looking at the body language now of the City Lions, they're... Bigat, no? Oo, parang ang tahimik nila. And unlike nung first two sets, nung pag-start ng set is nag-e-enjoy sila. Talaga every point sineselebrate nila. But now parang nagkakapaan na lang sila kung sino yung player na mauunang mag-ingay, sino unang player na bubuhatin yung buong team. Ayun, kanina pa gusto. Kanina pa gustong gawin ni Disquitado yan. Kasi nung game against Ateneo, he was doing that endlessly. Hindi ma-stop ng Ateneo yan. Ayun, hinulugan niya sa harap, sa front row. Pero today, hindi siya nakakalipad. Markado siya. Nice set on this one. Woods, did he get it? It's outside. It was outside. Maganda yung approach noon ni Woods. Actually, yung palo niya over the blocker. But minsan, pag nakikita mo talaga na yung wala na yung blocker mo or na-late na, yung giggle eh. Minsan, ang hirap mawala yeah, yeah, yeah. Sarap. Kasi di ba, pag nasa area ka, ang laki ng bola eh. No? Parang, yes, yes, didiin ako. In the meantime, off the block, winalis sa block. And that is scored upon by Santa Elena. Fortuna knocking that in. Number 5 of Inyo Santa Elena. Ramones gets a chance to play here. I think Coach Dante will try to use a little more of his lineup here today. They're in full control. What's the call? Was a net violation there on MJ Fortuna. Nakita siya ng ating second referee, I think, from the approach. You know. Oh. Yan po ang trabaho ng second referee. Hulihin yan. Si referee John Santos ang ating taong bahala. Punong bahala dyan sa baba. Nice set. Nice set. Did he get it? Yes, pasok. Oh. Kaganda nung set. Ganda nung set na yon ni Retamar. Usually, as a blocker, expect mo nalang isa-set na niya sa malayo. Pero masyado na siyang malapit sa kanyang open blocker. Kaya yung reverse set na yon really worked for their for NU. Alam mo, kuminsan ang judgment ko ng magaling na setter. Yung one-handed set at saka yung reverse. Di ba? Yung discarte sa net, marami yan eh. Yun yung mga, ano, yung difficulty levels ng settings na yon is it's really, ano, mahirap. Diba? Si Chi Saet, meron din siya ng magandang patalikod na, na set na gano'n na I love watching. He did an awesome job in the last game. Now, when Obed received recognition in the last game, the amount of extra work that he did was astounding. Captain Joshua Retamar told me, grabe daw yung motivation ni Obed from being player of the game. Extra blocking drills before training and extra service drills after. Back to you guys. Maraming salamat kay Ayana. Ang score po natin ngayon ay 4 laban sa 8. At ang magsaserve ay ang koponan ng Santa Rosa. Ang magsaserve po natin ay si Jay Disquitado, who has not really gotten going here today. Yeah, medyo yung kanyang score is hindi ganun kataas for Disquitado. Like you mentioned, Seb, na bantay sarado siya ngayon ng Santa Elena kaya hindi siya masyadong makadiskarte sa offense niya. And whenever he's in the service area naman, there are times na nagsiservice error siya, even his reception yung is medyo nahihirapan siya. Yung confidence niya tuloy affected, ano? Oo. Kasi frustrating sa volleyball player yung 1, markado ka. 2, hindi pumapasok. 3, parang wala kang bola.
The meantime, naabutan pa yun. Ramones with a connection. Actually, late yung set. It was not a clear connection between Ramones. Oh, actually, the set was medyo mataas, no? Yes, it was. Oh, so yung timing ni Ramones, it's either medyo maaga siya or yung set ni Joss was medyo mataas. But at least, ang importante is nagawa niya ng paraan at nakuha nila yung point na yon. This Quitado, who has been prolific in the past games, has been limited to 4 points here today. Buti na lang si Paneng yung kasama ko. Alam ko kung kailan iilag. Medyo yung bola nandito nakita na sa atin. Nakita kita sa kanto ng mata, umilag ng pakaliwa. Umilag na rin ako. Naglaro ka rin ng badminton? Natanong. Yes, naglaro din ako ng badminton. Style volleyball ka maglaro ng badminton? Actually, pati yung galaw mo sa court? No, ang mahirap i-correct is yung wrist action. Ah, ano? Oo, kasi sa badminton, puro wrist yun eh. Ako, I love playing doubles ng badminton. Ang galaw ko ba, volleyball? But the lateral movement, same pa din, right? It's just the yung wrist. Huwag naman magagalit yung mga taga-badminton. Minsan, meron akong grupo, naglaro kami, kunwari volleyball, may nagseset, pinapalo. Hindi na namin tinuloy dahil nakakapagod gawin. 10-7, Santa Elena, lamang. Sino itong nagseserve? Number 10, yung pinagkaguluan natin kanina, si Dave Thomas, Lardizabal. Boots with a nice dig. Ooh, the approach may have been short in the air for, let me check, number 22. MJ Fortuna. Yes, I knew it. It's Fortuna. Actually, maybe it was quite a low set there from Joss Retamar for a backline set. Oh, kailang mataas eh. For the back, there's the one-handed set. And hyperextend yata ni Almendras yung kanyang lower back. Ang ganda nung agaw na yon sa net ni Joss Retamar, yung one-hand set niya. Kasi usually mga setters, may drills na pinapagawa yung mga coaches na pag over na yung receptionist, aagawin nila sa kabilang side. Pero hindi siya violation. Yes. Kaya part yan ng drills, yung one-hand setting. In the meantime, this attempt by Santa Rosa is too strong. They are now down currently by 4. Retamar will be serving. I was looking at Almendras. He was still holding on to his back area and he's still holding on to it right now. Mamaya ang arahin niyan. Oh, after the game. Oh, that's inside. That is inside. Nice service there from Josh. Retamar with a good all-around game here today. NU now, just for this set, meron na silang 5 service aces. Oh boy, that's a lot, making your serve a weapon. Yeah, but though NU has a lot of service errors at the same time with 6 points. Because they're gambling, eh. And they're taking risks, eh. Which I think is okay lang. Diba? It's easy to say they should not have service errors, but that's part of it. Yeah, but yun yung ginagawa din ng mga players, no? Is to test their opponents kung saan sila mas mahihirapan mag-receive. Correct. Absolutely. The serve of Chris Hernandez is in play. Wala, markado siya. But that is going to work and it's bounced away outside off the block. This Quitado so far has been limited to 4 points, 4 of 19 off his attacks here today, but that's one conversion for you. Much closer though, 10 against 13. Boy, not a time for you to waste the serve though. That was a service error from Chris Hernandez. 4 points lang yung lamang ni Santa Elena, no? Kanina actually 3 lang, no, not with that service error. So alam natin na kayang dumikit ni Santa Rosa yung sa scoring department sa kay Santa Elena. It's just that nasasayang eh pag nasa service area na sila. It's actually dapat minsan sinasabi ng mga coaches and your teammates na ang kalaban mo na lang dyan sa service area is yourself eh. Absolutely. Samantala, isang malinis na quick making a connection. Watch this. Nice back set there. Ball does a serve. I think it's out. Yes, it is. Nice outside. Now, Santa Rosa gets 2 points in a row.
Yeah, 2 points na lang yung lamang ngayon ni Santa Elena. And as you can see, si City Lions, medyo nag-enjoy na sila. Nasa-celebrate na nila for the points na nakukuha nila, unlike kanina nung start ng set. Kala ko kukunin ni Retamar on two, but that's not his style. Oh! Regalo! Yeah, that was an easy ball na sana on the side of the City Lions. It's just that hindi nila na-convert. Nang maayos, alam mo, yan ang pinauusok ko, yung regalo to be accepted internationally as a sa term. Alam mo, na-realize ko, minsan ginugol ko, Italian pala yung regalo. Oh. Di ba? Minsan, isang international coverage, all English, ginamit kay regalo. Tinanong ako ng British kong producer, what's that? It's a gift. So, ano, free score. Free score. Hindi, kasi sa atin, di ba, regalo. Oo, happy ka na doon. Tsaka, ang laki ng bola sa net. Ang laki-laki niya. And you know when it's there, eh, di ba? Mm-hmm. Parang pag hindi mo pinalo, sinisisi mo sarili mo. Oo, yun ang easy point na yun for your team, exactly. Eh. Exactly. Oh, misjudged. Misjudged that time by Mano Sumagi, the libero of Santa Elena. And look at this, just a one-point game. Oo, one-point game na lang ngayon. Coach, kanina medyo malaki yung lamang ni NU. They started from 4-0 na start ng set. And Coach Dante is allowing his players to play through this brief crisis. And if they can weather the storm, they will possibly hold on. And look at this, we're going to be tied. Now, nakikita mo na yung confidence ni Jade Desquitado. Parang 2 points na or 2 consecutive points na from him na ginamit niya yung blockers niya. Both spikes tumalsik sa blockers. Nag-adjust na siya, no? Oo. Kanina, binanggigigilan niya, parang ino-overpower niya, hindi makuha eh. Mm-mm. So ito, walisin ko sa block. Ito, tumama sa net, but it plays on. Retamar reverses. Aha, sayang, hindi na itaas. Uh-oh. And we arrive at the second technical timeout. And just hanging on is Santa Elena trying to close the deal here in the third, 16-15. We have you back with us here, and we hope you're enjoying your day, and we are here at the Spikers Turf. Nico Almendras has been one of the prolific scorers, and he is a go-to guy, although he was slightly hurt. Let's look at what he can do. Grabe, no? Yung kanyang atake from the front row, sobra. Oo, 9 points, 7 attacks, 1 block, and 1 ace. Talagang one of the go-to players here for Santa Elena, si Almendras. As we swing back to live action. Ooh, excellent pancake. Uh-oh, but the first referee said it was not a good ball. Para tumama muna sa floor. That's a, always a tough call. Uh-oh. That is a tough call. Si Coach Lirio saying, naman no, ngayon mahabol eh. Naman no. Well, breaks up the game. You play on. Yeah, but at least now, Santa Elena, 2 points yung lamang nila kay City Lions. Naku! Pag minamahalas ka nga naman, ano ha? Yeah, but pag siniswerte ka naman sa kabila. Now, let's see if what the discussion will be like on the side of Santa Rosa. Hayaan nyo na. Wala tayong magagawa doon. Sa tayo, sino spiker mo? O, si Jade. Si Jade, si? O, kaya naman lahat. Resiban mo lang, anak. Resiban mo ng maayos. Tulong-tulong. Pag may pumalo, cover. Di ba? Hindi kasalanan ng spiker yon. Kailangan nakakover. Maliwanag? Baldos, sa'yo na. Pag-iwa-iwalayin mo na. Discarte. Kung kailangan, pass trap. Walang problema sa isa ng ulo. Takan nyo! Sa Petrosa! Saints!
Ah, maganda yung timeout na yun. Malinaw yung paglalahad ni Coach Leary doon. Oo, sinabi na niya na talagang pag yung setter, pag hiwa-hiwalayin mo na yung spikers mo para ma-confuse yung blockers ni Santa Elena. Lalo na ngayon, si Jade is still in front. City Lions has three spikers. Tsaka nahalata ko itong kupunan na Santa Rosa. Maybe in youth and everything, hindi sila masyado sumusubok from the pipe, ano? It's all sa front row, ano? Puro front row. Ooh, what is the call here? No. The referee changed himself. Changes his call. Labas ang bola sa antena yeah, yata. Yeah, labas ang bola sa antena. That's unfortunate for Santa Rosa. Pero sabi nga ni Coach Nilirio, can't do anything about that. Lalo na yung nahulog yung bola sa off the serve on the net. Oo. Out of service ace from with the help of the net. Yeah. Oh, well done. Desquitado brushing it against Retamar and Bandola. Yeah, si Desquitado had three blockers there sa kanyang last spike. He now has 7 points for this whole game. After struggling in the early part with just four, he's finally found his rhythm. And what a time for him to make that connection. Naku. Pursadong onto ang ginawa ni Retamar. Hinulog, tinaas ni Retamar. It becomes a set for Fortuna. That is rejected. Bandola all dressed up with nowhere to go. Sobrang ganda ng blocking na yon ni Andrew Barriela. Kita saradong-sarado yung down the line and even the cross-court ng blocking sa City Lions, bantay-sarado yung spiker ng Santa Elena. Kaya nahirapan na rin paluin. No? Hindi ganun karaming puntos na nakukuha na Santa Rosa off the block and that was a welcome gift. This time, Bandola, his heave is still being played out. Force, unfortunate turn of events for Andrew Barilea. Parang he decided to do a standing spike but misjudged the flight as he hit the antenna. Oo, parang ano eh, no? Hindi niya comfort zone kung iisipin mo yung set na yon, kaya medyo nag-alangan din siya kung mag-full approach ba siya or hindi. Yun yung sinasabi mo, go for it na eh. Oo, go for it. Gawan mo na ng paraan. Di ba kung mablock, di-block. Ooh, daliri ang tumama doon. Inabutan sa taas. In the meantime, it is a check ball. Now, 2 points lead na lang si Santa Elena. Alam mo itong Santa Rosa and the games that I've watched them, they love these long grind-out games. They like mahaba. They can stick to it, actually. Mm-hmm. They don't start very well, actually. Oo. Pero nakita rin natin sa game na to, no, yung start nila hindi ganun kaganda. Exactly. It takes a while for them to, ano, to na lumabas yung game nila. In the meantime, Santa Rosa keeping it very much in play. But the double block is there. It is kept in play nonetheless. We will take a while. This is the longest rally we've had in this match. Almendras, and the block goes out. We have to give credit there sa Santa Rosa. Yung kanilang floor defense, yung coverage nila. Talaga everyone was there. Nagsisipag na ngayon. Only a 3-point lead kay Santa Elena. And you like to be here rather than down by at least 8 or 9 at this juncture. Let's try to listen in to Coach Lirio. Bakit naman anak hindi mo sinet? Di ba isip mo? Tiwala tayo sa spiker. Di ba? Kayang-kaya ni Kapitan yan. Sino spiker mo? Si Kapitan? Oh. Kayang-kaya. Discarte ka. Pwede ka rin dumiskarte. Jade, ready. Magsalita kung gustong umumalo. Uwa, receive muna. Magandang receive. Set. Gawa ng paraan, anak. Ha? Kaya, let's go. Hey! Ay, Santa Rosa! Kahit anong mangyari, hakunin nito. Hakunin nyo. Lang, parang ano yun, no? Parang standard line na ng lahat ng coaches yata yung gawa ng paraan, yun, no? Which is the way to play this game, actually. That's right. And yun nga sinabi nga ni coach na bakit hindi si Net sa spiker yung last play na yon? Magtiwala ka sa mga teammates mo, gagawan nila ng paraan that yan. That is so true. We have Stephanie Paneng Mercado with us joining us and sharing her valuable insights about the game that we have followed her with also. And this one is really red hot. And they find a way to score on that one. Yeah, it all started with a good reception with the Santa Rosa side. Kasi if you have a good reception, of course, the setter, ano na yan, madadalian na yan mag-set, madidistribute na maayos yung bola.
Alam mo, pag libero ka, ang gusto mo, or yung second line ka, gusto mo iabot dun sa center yung ball. Sa center right. As much as possible, hindi na yan gumalaw na sakto talaga sa kanya. Yeah. Yun yung gusto mong gawin. Yung mga magagaling na libero, I remember sa women's game, si Pantone, the way she would iaabot niya kay Janet, kay Serafica. Oo. Ang laki ng kamay ni Serafica, no? And that's why Adamson was tough to play against. Oh, too hot to handle. Nice. Is that Retamar? Yes. His hands were in the right place, but maybe his feet were not. Maybe. Mukhang medyo nagulat nga doon si Retamar. Hindi siya nakapwesto ng maayos ba't sa nandito defensa. Na yung parang ba't nandito? Now, 2.8 na lang. Ito, if you're Santa Rosa, you don't want to all waste it. Another one-handed set from Retamar. Oh, oh! Well done! Single block. Sobrang ganda ng pagkabasa noon ni Manu Samagi. Talagang tawag natin dyan, payong na payong. Yes. If there ever was a word for that. And now, suddenly, Santa Elena arrives at match point. Now, ito, when it was crunch time, Santa Rosa losing a bit of their bite here. Alam mo, mahirap din yan. Ina-announce, serving for the match. Kuminsan tension yan eh. Oo, may time pa na. Yung kaka-release mo pala ng bola, biglang nag-announce na ikaw. Serving for the match? Hindi kasalanan ng announcer yan. Walang may kasalanan dyan. Oo. Ay, like that. Kasi maganda yung basa nung libero eh. It looked out. Yeah, it looked out. And yan yung mga mahirap receiving ha. Nakakala mong outside na, tapos biglang babagsak sa dulo ng court. Eh, hindi over the shoulder eh. Di ba? Ang turo sa atin, grade school at high school pa lang. Pag over the shoulder, out na yan. Oo. Hindi nangyari yun eh. Tingnan natin kung dito makukuha. Dito nga nakuha. Tapos. And although there was a bit of a threat in the third set, Santa Elena, the Nationals holding on and winning in straight sets, they were in control of the match, Paneng. Yeah, itong third set, ngayon lang natin nakita na nakadikit ng maayos sa scoring itong si Santa Rosa, but it was too late for them because, you know, Santa Elena, alam na nila, nafe-feel na nila na lumalaban na itong City Lions, and there's no way for them to stop at this time. That's why sunod-sunod na yung kanilang mga service aces and yung mga clean spikes for them. Okay, Paneng and I, Ayana, will be right back to close this game for all of you. We'll do a short recap and introduce our most outstanding performer. We shall be back.
points and 11 excellent sets. Hello, Joshua. Hello. Kamusta? Ayos lang. Yes, congratulations. Thank Ikaw yung best player of the game, of course. Pero ito, Joshua, alam naman natin, you mentioned to me earlier that this is your first time mo to go against yung former head coach mo. So, ano ba, mas naging motivated ka ba today because of this? Siyempre, mas naging motivated kasi tagal namin hindi nakita din. Napaglaro. And gusto ko rin mapakita sa kanya na marami na rin akong in-improve and matuturo ko sa kanila pag napunta ulit ako sa school. Yes, I'm sure. Super nakita niya yung mga improvements mo coming into today's game. Pero syempre, Joshua, alam naman natin din na team captain ka of your team. So, ito, ano ba mga nakikita mong adjustments or kailangan pa i-improve sa team nyo for the next games to come? Siguro yung kailangan pa namin improve sa team namin is yung connection kasi medyo nawawala lagi sa start eh. And siguro kailangan pa namin improve yung mga skills namin lalo na sa blocking and service. Alright, thank you so much, Joshua. Siyempre, may pag-greetings tayo. Do you have anyone that you wish to greet? Binabati ko pala yung family ko sa Laguna. Si Amiel Obayan, gusto magpabati. Sa kuya ko na paalis, ingat ka dyan. Kaya sabi. Ingat daw. And happy birthday pala kay Sir Jun. Happy birthday to Sir Jun. Yes, team manager ng NU Santa Elena Nationals. Once again, thank you so much, Joshua. Congratulations. Back to the panel. Kasi hindi, pag hindi umabot yung bate, hindi na siya babatiin ng mga binabalak niya. Batiin. Maraming salamat, Ayana Perles. At yan po ang ating final set. A match count. Straight sets win by NU Santa Elena. Let's review the third set, which was the closest set among the three here today. Yan, maganda yung start ni Santa Elena nung third set. Actually, ang laki nung lamang nila. But nung kalagitnaan na and hanggang sa patapos na ng third set, is nakita natin na nag-iba na din yung momentum, yung the way that Santa Rosa played, is nag-enjoy na sila, nag-uusap na sila, and their coach, Coach Edward, did a great job of reminding his athletes na i-enjoy nyo yung laban na ito, magtulong-tulungan kayo, magtiwala kayo sa isa't isa. And yun na nga, nakita na natin na yan na yung pinakamataas nila na score for this game. Correct. They scored 22, that's 3 points away from winning that set. But NU on the other hand naman, is ginawa na nila ng paraan lahat para matapos na yung game. Though nagkakamali sila, nababawi nila ng maayos. And we're looking at the statistics for the whole set, you know. Hindi nagkakalayo yung points nila, yung blocks, yung serves, and yung errors. But yung blocking ni NU actually is mataas. It's 12 points. 12 block points versus 3 only ni Santa Rosa. But their errors actually na-limit na rin nila to 25 lang, and si Santa Rosa is at 23. So it's really a nice team effort. Correct, for Santa Elena. It's just that si City Lions lang, it's medyo late na rin nakuha yung momentum nila. Correct. At ang NU Santa Elena has won their third straight match, tying them with Signal at the top of the standings. Okay, we would like to thank our player expert, our resident expert for this game, Stephanie Paneng Mercado de Kunitz-Wachtel. Pinractice ko talaga. Huling-huli ko yan. Huling-huli. Ayana Perles for joining us in just a short while after a matulog muna kayo, mag-relax muna kayo. We'll have Army Katinko, the Troopers, face the Ateneo Fudgy Bar Blue Eagles in a match which is actually between two teams that are searching for their first win.